Annyeonghaseyo mga Chinggu, welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex, dating EPS worker sa South Korea. At gusto ko lang pong mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 60, Korean Adverbs. Atin muna pong simulan sa mga vocabulary words. Wae, why, kasu, singer, arum, ice, kunyok, muscles, pondegi, silkworm, nabi, butterfly. So, ano nga ba ang adverb? So, ang adverb is a word that modifies an adjective or verb by changing the manner, place, time, degree, or frequency of the adjective or verb. So, ibig sabihin, inilalarawan ng adverb yung pang-uri or pandiwa, or pwede rin kapwa nito pang-abay. So, narito ang verb na ating ilalarawan, itong ka or kada, to go. So, ilalarawan natin itong ka sa pamamagitan ng manner o pamamaraan, place, lugar, time, oras, degree, antas, frequency, or dalas. So, yun lang ang ating mga ilalagay para mailarawan natin itong ka or go. So, halimbawa, pali kayo sa pamamaraan. Papaano siya pumunta? Go quickly. Mabilis pumunta. So, pali is quickly. Pali kayo. Go quickly. So, nilalarawan itong verb na ka. Pali, mabilis daw pumunta. Then, ito naman, lugar, kung papaano ang pagpunta. Ilalarawan natin itong ka, go. Place naman ang gagamitin. So, moli kayo. Go far away. Pumunta ka ng malayo or lumayo ka na. So, nilalarawan itong ka sa pamamagitan ng moli, far away, or moli kayo, go far away. Then, ilalarawan natin itong ka, go, gamit naman itong time. So, ilchik kayo, go early, pumunta ng maaga. So, ilchik is early. Ilchik kayo. Go early. Then, degree or antas, ilalarawan natin itong ka. Chugum kayo. Go a little. Pumunta ng kaunti. Chugum kayo. Chugum is little. Chugum kayo. Go a little. Then, ilalarawan natin itong ka or go. Frequency naman ang ating gagamitin or gaano kadalas. So, kakum kayo. Go sometimes. Pumunta minsan. Kakum is sometimes. Kakum kayo. Go sometimes. So, yan ang ilang halimbawa ng mga adverb na ginamit sa action verbs na ka, go. So, ang Korean adverbs ay laging mauuna bago ang verb. Dahil nga sa Korean, itong mga verb ay laging nasa sawlian. So, laging mauuna itong Korean adverbs. So, narito ang powerful and useful adverbs o yung kadalasang ginagamit sa Korean. So, ilalarawan natin itong irona or ironada to wake up.
kung paano gumising ng alas 10, Yulshie Eronayo. Gamit ang mga adverb na ito. So, ang unang adverb is hangsang or always or lagi. So, hangsang Yulshie Eronayo. Hangsang Yulshie Eronayo. Always wake at 10. Laging gumigising ng 10. Then, chaju. Often. Or madalas. So, chaju Yulshie Eronayo. Chaju Yulshie Eronayo. Often wake at 10. Madalas gumising ng alas 10. Then, kakum sometimes or minsan, kakum Yulshie Eronayo. Kakum Yulshie Eronayo. Sometimes wake at 10. Minsan, gumigising ng 10. Then, putong or normally or karaniwan. Putong Yulshie Eronayo. Putong Yulshie Eronayo. Karaniwan gumigising ng alas 10. Chulteru. Never ever or hindi kailanman. Chulteru Yulshie An Eronayo. Chulteru Yulshie An Eronayo. So, an is not. An Eronayo, not wake up or hindi gumigising. Chulteru is never or never ever. Chulteru Yulshie An Eronayo. Never wake at 10 or hindi kailanman gumigising ng alas 10. Then, kapchagi, suddenly or bigla. Kapchagi Yulshie Eronasoyo. So dito past tense, may sangsiyut at saka o itong erona. Kapchagi Yulshie Eronasoyo. Past tense. Suddenly woke at 10. Biglang gumising ng alas 10. Then, Wanjoni or completely or ganap. So dito ilalarawan naman yung verb na ilgoyo or ilgo, read or galing sa salitang ikda, to read. Kung paano siya magbasa. So check is book. Gamit pa rin ang mga adverb na ito. So Wanchoni is completely chegul wanchoni ilgosoyo. So, past tense ulit. Itong ilgo, nilagyan ng sangsiyut at saka o kaya past tense. Chegul wanchoni ilgosoyo. Completely read the book. Nakompleto kong basahin ang libro or ganap kong nabasa ang libro. Then, chogun. A little or kaunti. So, chegul, chugum, ilgosoyo. Past tense ulit. May sangsiyut tsaka o. Chegul, chugum, ilgosoyo. Read the book a little. Nagbasa ng libro ng kaunti. Then, cook. Definitely or tiyak. So, chegul, cook, ilgul koyeyo. So, dito naman, future tense. Mayroong ul den koyeyo. So, ul dahil nagtatapos sa consonant, itong ik. Galing sa salitang ikda, to read. Then, kapag naman nagtatapos sa vowel, kung gagawing future tense, lalagyan lang ng riul den koyeyo. Halimbawang, kal koyeyo. Will go. So, dito nagtatapos sa
consonant kaya ul ang nilagay den koyeyo. Ilgul koyeyo future tense. Kegul cook ilgul koyeyo. Will definitely read the book. Tiyak nababasahin ang libro. Then, dito naman ilalarawan ang verb na oda, to come. Kung papaano dumating yung mga kaibigan. Itong chinggu or chinggudul. So, dul, nilagay sa chinggu para maging plural o mas marami. Chinggudul, friends. So, ilalarawan kung papaano dumating ang mga kaibigan. Gamit pa rin ang mga adverb na ito. So, una, ta is all or lahat. Chinggudurun tawasoyo. Chinggudurun tawasoyo. All friends came. Past tense. Dahil itong oda, to come, na ang basic form is wa, nilagyan ng sangsiyot din o kaya naging past tense. Waso or wasoyo. Chinggudurun tawasoyo. All friends came. Lahat ng kaibigan ay dumating. So, another adverb, kung paano ilalarawan ng mga kaibigan na dumating, gamit itong many, a lot, or many, or marami. So, chinggudurun many wasayo. Chinggudurun many wasayo. So, past tense ulit. May sangsiyot at saka o. So, many friends came. Chinggudurun many wasayo. Many friends came. Maraming kaibigan ang dumating. Then, gamit naman itong yakan or slightly or bahagya or hindi gaano. Yakan chimisoyo. So, dito ilalarawan naman itong chimita. To be interesting. So, yakan chimisoyo. Slightly interesting. Hindi gaano interesado. Then, ine, already. Ilalarawan naman natin dito yung verb na chada, to sleep. So, ine, chasoyo. So, past tense ulit. Nilagyan ng sangsiyot din o. Itong basic form na cha. Ime chasoyo. Already slept. Nakatulog na. Then, piolo, not much. So, negative tense. Piolo, an chasoyo. Piolo, an chasoyo. So, an is not. Chasoyo is slept. So, hindi nakatulog. So, piolo, an chasoyo. Did not sleep much. Hindi pa natulog. Or hindi pa gaano nakakatulog. Then, ajik, not yet. Or hindi pa. Ajik, an chasoyo. Ajik, an chasoyo. Have not yet slept. Or hindi pa nakakatulog. Then, dito naman, ilalarawan itong verb na kota, to walk. So, ito ay digot irregular verb. So, ito namang digot irregular verb ay napag-aralan na rin natin sa lesson 22. Kung paano mag-conjugate ng digot irregular verb at gamitin sa pangungusap. So, ilalarawan natin ito gamit ang mga adverb na ito. Una, pali, quickly or right away or mabilis. So, pali, korosoyo. So, dito, past tense. May sangsiyot at saka o. So, kota, to walk. Then, itong digot, pinalta ng riyul. Last vowel is o, kaya nilagyan ng o. Koro, then, nilagyan ng sangsiyot din o, kaya naging past tense.
or nakaraan, korosoyo, walk, or naglakad. So, pali korosoyo, quickly walk. Then, another adverb, chunchuni, slowly, or mabagal. Lalarawan itong korosoyo, past tense, o naglakad, or lumakad. Chunchuni, korosoyo, chunchuni, korosoyo, slowly walk. Mabagal, lumakad. Then last, na adverb sa paglarawan ng paglakad, itong korosoyo, past tense, is chuyunghi, or quietly, or tahimik. Chuyunghi, korosoyo, chuyunghi, korosoyo, quietly walk. Tahimik, lumakad. So, gawin natin sa Korean language ang pangungusap na ito. Walk almost every day. So, ang mga Korean word na gagamitin sa pagbuo ng pangungusap ay koi, almost, kotta, to walk, meal, every day. Pause nyo muna saglit at ating pong sagutan. Ang tamang sagot po ay koi meal korosoyo. Koi meal korosoyo. Walk almost every day. So, sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Next lesson po, more and most. So, please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po o upload ng mga videos. Like, comment, and share na rin po sa ating mga chinggu na nagsa-self-study ng Korean language. Maraming po salamat at God bless po sa ating lahat.